Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Christy, ang inyong guro sa Araling Panlipunan mula sa Dibasyon ng Caloocan na Paro Elementary School at ako'y nagbabalik upang gabayan kayo sa pagsagot ng inyong mga module para sa ika-apat na barkahan unang linggo. Bago tayo magsimula, akin lamang nilinaw at pinaalala na lahat ng konseptong aking babanggitin ay buhat sa module na likha o gawa o isinulat ng mga piling guro mula sa ating dibisyon. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin. Bago tayo tumungo sa pagtalakay ng ating aralin para sa araw na ito, tayo ay magbalik-tanaw muna. Subukan nating sagutin ang mga sumusunod. Panuto, pagtambalin ang sumusunod. Piliin sa kabilang hanay sa loob ng kahon ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, tanod ng baybayin ng Pilipinas. Tamang sagot, letrang A. Pangalawa, pambansang pulisya ng Pilipinas. Tamang sagot, letrang E. Pangatlo, kawal pandagat ng Pilipinas. Tamang sagot, letrang D. Pang-apat, hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Tamang sagot, letrang B. At pang-lima, hukbong katihan ng Pilipinas. Tamang sagot, letrang C. Nasagutan niyo ba ng tama ang bawat tanong? Nakakuha ba kayo ng 5 puntos? Kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos, tanggapin ninyo ang aking star! Binabati ko kayo mga bata, mahusay! Ngayon naman, tumungo tayo sa pagsagot ng isa pang gawain o yung tinatawag nating paunang pagsusulit. Tignan natin kung meron na tayong pangunahing ideya o kaisipan tungkol sa araling ating tatalakayin para sa araw na ito. Kaya sagutan natin ang sumusunod. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa patlang. Una, sa araw na ito, idineklara ni Marcos na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. A. September 20, 1972. B. September 21, 1972. C. September 22, 1973. D. September 23, 1973. Ikalawa, ito ang ginawang hakbang ni Marcos upang maiwasan ang nagbabantang panganib sa pamahalaan dahil sa paghihimagsik, rebelyon at karahasang nangyari sa bansa. A. Kudeta, B. Pambansang Kumbensyon, C. Batas Militar, D. Referendum. Ikatlo, sa pamamagitan ng proklamasyong ito, ipinahayag ni Marcos ang pagsuspinde sa karapatan o pribilehiyong writ of habeas corpus. A. Proklamasyon bilang 889, B. Proklamasyon bilang 1081, C. Proklamasyon bilang 2A, D. Proklamasyon bilang 8901. Apat, tawag sa pagtakda ng kung anong oras lamang maaaring lumabas ang mga tao. A. Takdang oras, B. Saligang oras, C. Batas sa oras, or D. Curfew hours. 5. Ang pribilehiyong ito ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong ng hindi dumaraan sa tamang proseso. A. Plebisito, B. Referendum, C. Writ of habeas corpus, or D. Subpoena. Nasagutan niyo ba ng maayos ang paunang pagsusulit? Hindi ba kayo nahirapan? Medyo mahirap, ano po? Kasi wala pa tayong sapat na kaalaman tungkol sa konseptong yan. Ngayon, atin ang tatalakayin ang ating aralin. Pero bago yan, tignan muna natin kung ano yung mga salitang inyong nabasa mula sa paunang pagsusulit. Okay, nabasa niyo ba ang salitang batas militar? Ay, nakita niyo yan, alam ko. Eh, ito, proklamasyon bilang 1081. Nandiyan din yan sa tanong. At ang pangalan ng dating presidente, Presidente Ferdinand Marcos. Okay, itong mga konseptong ito ay nakita ninyo sa tanong mula sa paunang pagsusulit. Alamin natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng mga konseptong ito sa ating tatalakayang aralin. Ano nga ba ang batas militar? Bakit kailangang ideklara ang batas militar? At ano ang naging epekto ng batas militar sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng panunungkulan ni Marcos? Tingnan natin at talakayin natin ang ating aralin. Ang batas militar ay kilala sa proklamasyon bilang 1081 na idineklara ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos.
Nakasaad sa batas na ito ang kapangyarihan ng pamahalaan na magpatupad ng panandaliang batas kapag hindi na nito maayos na magampanan ang pamamahala gamit ang sibilyan nitong kapangyarihan. Sa isang ganap na batas militar, ang pinakamataas na opisyal ng militar ang namumuno o naitatalaga bilang tagapamahala o pinuno ng pamahalaan, kasabay sa pagbuwag o pagtanggal ng lahat ng kapangyarihan. Nang umiral ang batas militar sa bansa, sinuspinde ang saligang batas ng Ikatlong Republika at iwinaksi ang pamahalaang sibil. Sinuspinde rin ang writ of habeas corpus o ang karapatan ng mamamayan laban sa iligal o di makatarungang pagpigil o pagkapiit ng walang kasulatan na utos ng hukuman. Ang lahat ng opisyal ng pamahalaan, pati na rin ang mga mambabatas at ang mga nanunungkulan ay inalis. Ang buong bansa ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng militar sa pamumuno ng Pangulo bilang punong komander ng hukbong sandatahan. Ang pag-iral ng batas militar sa bansa sa panahon ni dating Pangulong Marcos ay tumagal mula 1972 hanggang 1981. Nagkaroon din ng iba't ibang epekto ang batas militar sa pangpolitikal, pangkabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino. Isa-isahin natin ang mga naging epekto ng batas militar sa iba't ibang aspekto. Sa aspektong pangpolitikal, una, napatagal ang panunungkulan ng mga namumuno. Ikalawa, nakagawa ng iba't ibang batas. At ikatlo, naging makapangyarihan sa lahat ang pinuno ng pamahalaan. Sa aspektong pangkabuhayan naman, sumigla ang larangan ng agrikultura, maging ang antas ng ekonomiya. Ikalawa, ang supply ng bigas ay lumaki ang produksyon. Ikatlo, lumaganap sa buong bansa ang infrastructure projects, highway, mga tulay, at feeder roads sa Bukirin. At ikaapat, nakapagpatayo ng paaralang pambayan. Sa aspektong pamumuhay naman ng mga tao, umiral ang curfew hours. Nakontrol ang pahayagan, radyo at telebisyon. Sinuspindi ang pangingibang bansa at ipinagbawal ang mga rally at demonstrasyon. Ngayon, ating nalaman kung ano nga ba ang batas militar at bakit kailangan ideklara ng Pangulo ang batas militar. Ating ding nalaman kung anong mga naging epekto ng batas militar sa pamumuhay ng mga Pilipino, may mabuti, mayroong masama. Okay? Ngayon, tumungo tayo sa pagsagot ng mga gawain. Tignan natin ang gawain 1 sa inyong mga module. Panuto, basahin ang mga sumusunod. Lagyan ng check kung ang pangungusap ay tumutukoy sa epekto ng batas militar at X kung hindi. Una, malayang nakapaghanap buhay ang mga mamamayan. Ikalawa, napatagal ang pamumuno ng Pangulo. Ikatlo, malayang makapagpahayag ang mga mamamayan. Ikaapat, nakakapasyal sa tamang oras. At ikalima, nasobrahan sa kapangyarihan ang namumuno. Nasagutan niyo na ba ang gawain 1 sa inyong mga module? Ngayon naman, tumungo tayo sa pagsagot ng gawain 2. Panuto, isulat sa bubble map ang mga epektong pangkabuhayan sa panahon ng batas militar. Tapos nyo na bang sagutan ang dalawang gawain sa inyong mga module? Kung hindi pa, pwede nyo ulit yung balikan mamaya or sagutan ulit mamaya. Okay? So, tapusin ninyo ang pagsagot ng inyong mga aralin. Ngayon, tumungo tayo sa pagbubuod ng ating araling tinalakay para sa araw na ito. So, sa araw na ito, ating pinag-aralan ang batas militar. Sa ilalim ng batas militar, ang bansa ay pinamumunuan ng militar o ng pangulo o tinatawag nating punong commander ng sandatahang lakas ng Pilipinas. At siya ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa ilalim ng batas militar, maraming hamon ang hinarap ng mga Pilipino sa iba't ibang aspekto ng kanilang pamumuhay, maging politikal, pangkabuhayan o panlipunan. Ang sistema ng edukasyon, pati ang aspektong kultural ay apektado rin sa ilalim ng batas militar.
sa puntong ito upang malaman natin kung talagang may natutunan kayo mula sa ating aralin, subukan natin sagutan ang ating panghuling pagsusulit. Sagutan natin ang mga sumusunod. Panuto, suriin ang mga sumusunod na epekto ng batas militar. Isulat ang PP kung pampolitika, PK kung pangkabuhayan at PM kung pamumuhay. Una, pagtatakda ng oras sa pag-uwi ng mga manggagawa. Ikalawa, pagpapalawig ng pamumuno ng Pangulo. Ikatlo, pagsuspinde ng pangingibang bansa. Ikaapat, nabigyang halaga ang kulturang Pilipino at ikalima, nakabuo ng maraming batas. Nandito na tayo sa huling bahagi ng ating aralin, ang pagninilay. Ang pagninilay ay isa sa mahalagang bahagi ng module dahil sa parteng ito, ating ginagamit yung mga natutunan natin mula sa araling tinalakay at ating ina-apply ito sa ating pangkasalukuyan na pamumuhay. Eh ngayon, dahil ating pinag-aralan ang tungkol sa batas militar, so nalaman natin na maraming pagbabagong naganap ng edeklara ang batas militar sa ating bansa. So naka-apekto ito sa politikal, sa pangkabuhayan, at sa panlipunang aspekto ng pamumuhay ng mga Pilipino. May maganda at may hindi magandang epekto ang batas militar sa ating bansa. Pero yung mga mabuting dulot niya, mabuting pagbabagong na bigay niya sa atin, narapat lamang na ating ipagpatuloy. So sa lahat ng mga nabanggit na mabuting dulot ng batas militar, alin doon ang paborito mo? At bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa mga pagbabagong ito? Dito na nagwawakas ang ating talakayan, naway may natutunan kayo mula sa araling ating tinalakay. Muli, ako si Teacher Christy, ang inyong guro sa araling panlipunan. At bago ako tuluyang mag-goodbye o magpaalam, hayaan yung iwan ko sa inyo ang aking paboritong linya na anumang hirap ang dala ng pagbabago, basta't may tiyaga at panalig sa Diyos, lahat tayo matutulong. Hanggang sa muli, paalam!